Okay, everyone, magandang araw po sa bawat isa. Morning. Sa panimula po ng ating service, may we please all stand to read our scripture sa book of 1 Timothy chapter 6, verses 1 to 10. Sabayan niyo po ako. Verse 1, let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, verse 4, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. 9. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Last verse, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po tayo. Salamat po. Ayan. So muli po, welcome po sa ating iglesia, ang Gospel Coalition Church. So we are happy at tayo pong lahat ay naandito ngayon. So para naman po sa ibang announcements ng ating iglesia, pwede natin tingnan yung ating screen na naandito. So nagpapatuloy yung ating mga regular activities tulad ng Sunday worship every Sunday, 9 o'clock po yan. So sikapin natin na makarating ng maaga para mas matapos tayo ng maaga. Ang ating online worship service starts at 2 o'clock in the afternoon, YouTube and Facebook po yan. Then we also have wrap session every pagkatapos ng ating service. Kids online worship service sa YouTube at Facebook din yan. And Sunday school, every 10 o'clock dito sa PL Cantara. We have San Gabriel Kids Fellowship every second and fourth Sunday. And yung iba po nating activities tulad ng 9 o'clock prayer habit, ongoing po yan, pati mga corporate prayer meeting natin every Wednesday. That is at 7 o'clock na. So, sikapin natin na makasama tayo ng 7 o'clock sa ating pong corporate prayer meeting. Our quarterly prayer chain every third Sunday of each quarter, ang ating week-long corporate prayer and fasting, first week of the first month of each quarter. And at yung iba pa po nating mga affinity group fellowships tulad ng GWOW every Thursday, 7:30. Men in Action, Tuesdays, 8 o'clock, or minsan 8:30 kami. So attend po tayo. At iba pa natin yung mga outreaches to the San Gabriel, mga lighthouses, and mga family altars in our houses. Okay? And lastly, yung ating GH pala. So, soon. So with that, tayo po ay dadako na sa ating sa isa pang form ng worship natin sa Lord, which is yung ating tithes and offering. So kung makapansin niyo po kanina, may nabasa tayo doon sa, di ko to sinasadya. Ang ituturo ko or share ko for tithes and offering is sa 1 Timothy 6 din. So 1 Timothy 6 verse 9. Ulitin ko, yung sabi doon kanina sa 1 Timothy 6. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. So yung context po nitong 1 Timothy 6, as we read kanina, it talks about, some of the verses talks about contentment. Pero sabi din dito, isang truth din, na for those, meron din daw nanasa for more, to be rich. So ang tanong,
Kayo po ba, are you contented in your life? When it comes to your finances, for example. So, kasi wala namang masamang maghangad tayo ng haginhawaan sa ating buhay, di ba? Pero isang malinaw dito sa Bible, sinasabi sa atin na we should be careful. Kasi for those who desire to be rich, merong mga bagay na pwede nating kalagyan. So ito, I'll be saying three things. Sabi dyan, pwede daw tayong mahulog sa temptation. So, matetempt tayong gawin ng isang bagay para lang maabot yung desire nating yumaman. So, di ba? Kung hindi tayo magiging careful, pwede tayong matempt na gawin yung isang bagay na hindi na pala tama. So, let's be careful on that. And number two, pwede rin daw tayong mahulog into a snare or to a trap. So, dahil sa kakaisip natin, kaka-goal natin na yumaman, doon na lang tayo, doon na lang umikot yung life natin. So, maging careful din daw tayo doon. Na nakakalimutan natin na meron palang mas importanteng bagay pa, which is yung lumago din sa ating faith. So, and number three, pwede rin daw tayong mahulog into many senseless and harmful desires. So, mga maling desisyon sa buhay natin. Sa kakagusto natin na yumaman, baka mamaya, nagko-compromise na tayo. Tayo'y napupunta na doon sa pag-cheat, pagnanakaw, kaya pandaraya. So, let's be careful with that. So, sa verse na yan, nakikita natin na desiring wealth extensively can ruin a person's life both physically and spiritually. So, as Christians, we should be a good example. We should strive our best to as much as possible be cautious sa mga ganitong desires natin. Kasi kung hindi, pwede tayong mahulog sa temptation, sa snare, and sa mga foolish and harmful desires. So, we must learn to be contented and to manage well the wealth the Lord entrusted to us. We are to honor Him in our finances. And one way for that is through our tithes and offering. So, okay po. So, with that, kung kayo po ay ready na sa atin pong mga ikakaloob, ipanalangin po natin yan. Let us pray. Ama naming Diyos, sa langit, salamat po, O God, sa lahat po ng pagpapala niyo sa amin, sa kalakasan, Lord, na pinagkakaloob niyo sa amin upang kami po ay makapaghanap buhay at makapagpatuloy sa buhay, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa inyo po nagmula lahat ng bagay sa mundong ito at nararapat lamang na ibalik namin sa inyo ito, Lord. Mabigyan namin kayo ng honor and glory through the finances na binibless niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa kakayahan and even sa desire to participate in this kind of worship sa inyo. And dalangin ko, Lord, na sa bawat isa po sa amin, ang gawaing ito nawa ay tunay na magpalagupan ng aming pananampalataya, trusting you more than the finances na meron kami, Lord. Salamat po, O God. At sa lahat po ng maghahawak sa finance team po ng aming iglesia, i-bless nyo rin po nawa sila. May you guide them sa mga bagay po na paglalaanan nila ng mga salaping ito. And truly ay ma-honor ka namin, Panginoon, sa mga finances na ito, God. Salamat po. Continue to bless this church and even everyone na naandito ngayon. In Jesus' mighty name, Amen. So, sa mga kasama namin sa online, may nakalimutan ako, pwede pala po tayong mag-send na ating tithes and offering through pwedeng online banking or pwede rin naman kapag pumunta kayo dito sa amin, sa church. So, pwedeng nyo yan ibigay sa ating Panginoon. So, with that, let us now ready ourselves para po sa atin namang praise and worship. Hello, hello! Good morning po sa ating lahat.
Pwede na po tayong tumayo at tayo po'y magsisimula na magpuri sa ating Panginoon. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sabi po doon sa awitin, every tribe will see your glory. So bawat tribo, bawat nation ay makikita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Every nation will bow before thee. So lahat ng bansa, lahat ng nation ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians 2:10-11, every knee shall bow and all tongues shall confess that Jesus is Lord. At mangyayari po 'yon dahil pangako 'yon ng Panginoon. Kaya ngayon, we will declare that God is our King, that God is our Savior, that God will reign forever, and that God is the great I am. Amen. Ang Panginoon lamang po ang ating itataas, itatanghal, luluwalhatiin, pasasalamatan. Siya lang po ang bibigyan natin ng pinakamataas na papuri sa araw na ito. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So pwede po tayong umindak, itaas ang kamay habang pinupuri po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Thank you.
Thank you.
Mapagpasalamat, to be grateful sa lahat ng bagay na binibigay mo sa amin. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema, matuto pa rin kami maging mapagpasalamat because alam namin na you are with us. Magtutulong to escape sa lahat ng mga nararanasan namin sa buhay. Lord, tulungan mo kami to truly trust you, na maging tapat kami sa iyo. No turning back, Lord. Tulungan mo kami na huwag mag-give up at huwag kaming mag-turn back. Salamat po, Diyos. Panginoon, we entrust to you this day's Sunday service. Let your anointing be on our pastor that will share your word. Nawa ang iyong mga salita na mahayag sa umagang ito magkaroon kapangyarihan, ma-absorb po ng bawat isa at tunay na amin pong ma-digest at ito po ay aming panghawakan in our everyday life at panghawakan namin ito sa oras na amin kailangan ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po. Alam po namin that you are here
And that this day is a victorious day because you are here. And that we are lifting your name only. Ikaw lang ang mataas, ikaw lang ang maluwalhati, ikaw lang ang mabigyang parangal. Salamat, Panginoon, for our lives. Salamat for our good health. Salamat for our church, for our pastor, for our brethren, for all the blessings, for all the trials. Thank you, Lord, for everything. Alam po namin, kung kami magiging mapagpasalamat at kung kami magiging kontento in everything, alam po namin, ang kagalakan mo ay mag-uumapaw sa puso ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami to be content in everything at maging masaya kami sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Good or bad, happy or sad, alam po namin na ikaw ay kasama namin. Kaya Panginoon, tinataas namin ang dakilang pangalan mo sa umagang ito. Ikaw lang ang mataas, maluwalhati, mabigyang parangal. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng kaisa-isang tagapagligtas namin sa buhay namin. Walang ibang aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Thank you, Lord. You deserve the glory, the honor, the thanksgiving. Amen, Lord. Salamat po, Panginoon. At ngayon po, dadako po tayo sa pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon. Makikita po natin sa Nehemiah chapter 11. Ang babasahin po natin ay from verse 1 to verse 12. Sige po, dalawahan po tayo ng babasahin. Ako po muna. Nehemiah chapter 11. Verses 1 to 12. Now the leaders of the people lived in Jerusalem, and the rest of the people cast lots to bring one out of 10 to live in Jerusalem, the holy city, while 9 out of 10 remained in the other towns, and the people blessed all the men who willingly offered to live in Jerusalem. Kayo po. These are the chiefs of the province who live in Jerusalem. But in the towns of Judah, everyone lived on his property in their towns. Israel, the priests, the Levites, the temple servants, and the descendants of Solomon's servants. And in Jerusalem lived certain of the sons of Judah and of the sons of Benjamin, of the sons of Judah, Athaliah, the son of Uzziah, the son of Zechariah, son of Amariah, son of Shephatiah, son of Mahalalel, of the sons of Perez. And Maaseiah, the son of Baruch, son of Kolhosi, son of Azaiah, son of Adaiah, son of Joarib, son of Zechariah, son of the Shilonite. All the sons of Perez who lived in Jerusalem were 468 valiant men. And these are the sons of Benjamin: Salu, the son of Meshulam, son of Joed, son of Pedaiah, son of Koliah, son of Maaseiah, son of Ithiel, son of Josiah, and his brothers, men of valor, 928. Joel, the son of Sikri, was their overseer, and Judah, the son of Hasenua, was second over the city. Of the priest Jedidiah, the son of Joarib, Jacin. Sabay-sabay po tayo sa 11 and 12. Sariah, the son of Hilkiah, son of Meshulam, son of Zadok, son of Meriah, son of Aritub, ruler of the house of God, and their brothers who did the work of the house, 822, and Adiah, the son of Jeroham, son of Pelaliah, son of Amasi, son of Zechariah, son of Pashur, son of Malchijah. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Pwede na po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. Ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng mapagpalang salita ng ating Panginoon. Amen! Sa pong mapagpalang araw ang sumainyo. Sa pagkakataon po ngayon ay
Pinag-aaralan po natin ang aklat ng Nehemiah. Tayo po ay nasa chapter 11 verses 1 to 36. Sa unang mga kabanata, nakita po natin kung paano ang mga Israelita ay dumating sa realization ng kanilang kasalanan at sila'y nagpakumbaba sa Diyos. At matapos nilang gawin yung pananalangin at pag-aayuno, narito po ang isang muling pagkakataon na kung saan ang mga Israelita ay inaayos nila ang kanilang pananatili dito sa Promised Land. So kita po natin, inayos muna nila ang kanilang relasyon sa Diyos. At ang sumunod na hakbang nila ay ayusin ang bawat isa sa kanila. No? So makikita natin dito, people of the Holy Land, repopulation of Jerusalem and Judah. So sa pagkakataong ito, they will fully occupy itong lugar na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At ito yung natirang bahagi ng Promised Land at sila ngayon ay nananatili dito. So paano nila pamamahalaan? Ano ang mga bagay na dapat nilang gawin? So sa unang bahagi, tignan po natin yung main city ng mga Israelita. Ito yung Jerusalem sa verses 1 to 9. So kung titignan po natin, kung aalalahanin natin, ang nilagyan ng pader ni Nehemiah ay hindi yung buong Jerusalem, kundi pinili lang niya yung pinakanatatanging lugar. No? E dito nilagay niya yung wall, no? Yung wall of Jerusalem. At itong wall na to ay pinagtibay nila at ito ay tulung-tulungan nila upang makonstruct. Kaya lang, sabi sa chapter 7 verses 4 to 5, at that point of time dito sa kabanatang ito, may problema dun sa lugar na to. Bakit? Sabing ganun sa talata, the city was wide and large, but the people within it were few, and no houses had been rebuilt. So, anong problema? Yung lugar kung saan nag-construct sila ng wall, kukunti ang mga tao. And then, sabing ganun sa verse 5, si Nehemiah, ang ginawa niya, then my God put into my heart to assemble the nobles and the officials and the people to be enrolled by genealogy. So dito makikita natin na patuloy na si Nehemiah nakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang Diyos nakikipag-ugnayan sa kanya. At ang inilagay ng Panginoon sa kanyang puso ay itong pagpapasya na ayusin ang mga taong nasasakupan niya. At isang paraan niya, maghalungkat ng listahan ng mga tao. Sabi niyang ganon, and I found the book of the genealogy of those who came up at the first. At dito nga sa kabanatang ito, makikita natin na si Nehemiah, kinuha niya yung talaan na ginawa doon sa Ezra, sa Book of Ezra. At marahil hindi lang sa Book of Ezra, kundi maraming mga talaan na kinunan si Nehemiah upang malaman niya kung sino yung mga tao doon sa Jerusalem at sa buong Judea. Kumbaga, ito yung PSA. No? Inalam niya yung sino ba mga naka-enroll dito sa buong Judea. Sino ba ang aking pinamamahalaan? So, ganun ang unang ginawa ni Nehemiah. Kinuha niya yung listahan. At dito sa unang bahagi ng mga talata, yung relocations. Now, the leaders of the people lived in Jerusalem. And the rest of the people cast lots to bring one out of 10 to live in Jerusalem, the holy city, while 9 out of 10 remained in the other towns. So anong ginawa nila? Dito po may mga leaders na nakatira na sa Jerusalem. Pero hindi sapat yung bilang nila, kaya ang ginawa nila, sila ay nag-cast ng lots. Ito pong pagka-cast ng lots o bunutan. No, no, bumubunot sila, parang kinakarambola yung mga pangalan. Ito po ay makikita natin na
matagal ng paraan ng mga Israelita upang hanapin ang kalooban ng Diyos. No? Pinagpe-pray nila yung ballot box, andun yung mga pangalan, and then binubunot nila. So, sabing ganon, sa 10, kumuha sila ng isa na kung saan ito yung titira doon sa Jerusalem, the holy city. And the people bless all the men who willingly offered to live in Jerusalem. So sa verse 2, makikita rin natin yung mga taong nabunot, mayroong mga tao na talagang gusto nilang manatili sa Jerusalem. Pero may mga tao, marahil, yung ibang kababayan nila, ayaw sa Jerusalem, gusto lang dun sa bukid. No? Pero yung mga willing magstay dun sa lugar ng Jerusalem, they bless them. No? Natuwa sila kasi gusto nila na sumunod dun sa patakaran na kanilang napagkasunduan. Pero makikita po natin dito, hindi pilitan yung pagtira sa lungsod ng Jerusalem. No? Merong willingness. Kaya sabi sa verse 3, these are the chiefs of the province who live in Jerusalem. So ito yung mga residents. But in the towns of Judah, everyone live on his property in their towns. So meron na palang mga property yung mga tao at sila ay naninirahan na doon. No? Yung Israel, no? Yung common Israelites, the priests, the Levites, the temple servants, and then and the descendants of Solomon's servants, no, meron silang lugar dun sa buong Judea. And in Jerusalem live certain of the sons of Judah and of the sons of Benjamin. Judah at Benjamin po, sila yung original tribes dun sa 12 tribes. No, kung merong 12 tribes na nanatili sa Panginoon, na kinikilala pa at yung lahi nila ay na-maintain nila, ito yung Judah and Benjamin. Sa 2 Chronicles chapter 15 verse 9, makikita natin na itong Benjamin at Huda, sila ay nanatiling matapat sa Panginoon. At hindi lang sila, kundi may ilang mga tao. Sabing ganun, and those from Ephraim, Manasseh and Simeon who were residing with them for great numbers had deserted to him from Israel when they saw the Lord his God was with him. So makikita natin dito na may ilan-ilan sa ibang mga tribo na sumama sa Huda at Benjamin. Ito yung Ephraim, Manasseh and Simeon. Ba't sila sumama dito sa grupo ng Judah at Benjamin? Kasi nakita nila na itong grupo na to, itong tribu na to, sinasamahan ng Diyos. Kayo po, pagka nakita nyo na sinasamahan ng Diyos yung kapulungan, anong gagawin mo? Aalis ka ba? No, alam nyo, dito sa church, may mga taong umalis na. No, hindi sila nanatili. Anong dahilan? No, marami pong dahilan. Pero ikaw ba, kung nakikita mong kumikilos ang Diyos, kung makikita mo na yung mga taong nakakasama natin, binabago ang buhay, kung nakikita mo na ang Diyos binibisita tayo sa tuwing tayo'y nagtitipon-tipon, aalis ka pa ba? Kita mo naman, may ginagawa ang Panginoon. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, may mga sitwasyon na mag-isip-isip tayo. Hanapin natin hindi yung simbahang may aircon. O hindi yung simbahang no, may pagmamalaki mo dahil malaki o madami. Ang hanapin natin na kapulungan, ito yung lugar na kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. Nakikilala mo ang Panginoon. Nagpapakilala sa iyo ang Panginoon. Yun ang hanapin mong church. Kasi kung hahanap ka ng church na convenient nga, pero hindi naman si Jesus ang pinag-uusapan, mag-ingat ka. Baka masarap ang upo mo ngayon, pero sa kabilang buhay, papunta ka sa kapahamakan. So itong Huda and Benjamin, na natili sila, naging matatag yung lahi nila. Bakit? Kasi sinamahan sila ng Diyos.
No? So andyan ang Judea, pero sa gilid ng mga ng lupain nila, andyan yung mga kaaway nila. No, yung Samaria, yung Ashdod, and then yung Idumea. At meron pa mga Arabs na kinakalaban sila. No, grabe yung kanilang sitwasyon. Kaya nga nararapat lang na ayusin nila yung kanilang pananatili doon sa lugar. At ito po yung ginagawa ni Nehemiah. Matapos nilang manalangin, magpakumbaba, then ayusin natin ang ating kapaligiran. So inuna nila yung relasyon nila sa Diyos. And then tsaka sila nag-organize. Sabi sa verse 4 of the sons of Judah, eto na, makikita natin yung mga pangalan. At katangi-tangi, may binanggit dito, the sons of Perez. Nung pong sinabing the sons, hindi po yan ano, yung wag nating isipin na naging anak. No, hindi ganon, kundi ang pagka binanggit yung the sons, ibig sabihin mula sa lahi. Pwedeng mga lolo nila yung binanggit na pangalan at sila ay sumunod. No, yung lahi nila ay sumunod sa mga taong ito. Katulad nito, the sons of Perez. Sino ba si Perez? Sa Matthew, no, ito New Testament, chapter 1 verses 2 to 6, makikita natin mag-a-appeal dito yung pangalan ni Perez. Sabing ganon, nung binanggit yung genealogy na pinanggalingan ng lahi ni Jesus. So si Jesus nanggaling kay Abraham, and then father of Isaac, then Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. At mula kay Judah, ang naging anak niya ay ito si Perez at si Sarah by Tamar. Kaya lang, kung babasahin niyo yung book ng Genesis, itong si Sarah, hindi naging matapat kay Lord. Kaya nga po, si Perez ay lahi ni Huda na kung saan ito ay nanatiling matapat kay Yahweh. No, ganun yung takbo ng mga pangyayari. Kaya itong lahi ng Huda, plene-serve ng Panginoon kasi mula sa kanila, ipapanganak o darating ang tagapagligtas. Ganun katalino si Lord. So ito yung son of Perez. And then makikita pa natin yung ibang mga pangalan dyan sa verse 5 and then sa verse 6. At sabing ganun, the sons of Perez who live in Jerusalem were 468 valiant men. Pag sinabing valiant men, pwedeng ito yung mga matatapang, talagang palaban, pwede rin namang mga taong mayayaman, ng mga well-to-do ang kanilang sitwasyon. Kaya itong mga taong ito ay naging asset sa siyudad ng Jerusalem. So yun ang mga lahi ni Huda. Sa verse 7, makikita natin yung lahi naman ni Benjamin. And these are the sons of Benjamin. So si Benjamin, sa 2 Chronicles chapter 17, verse 17 to 19, sabing ganun, of Benjamin Eliada, a mighty man of valor, with 200,000 men armed with bow and shields. And next to him, Jehozabad with 180,000 armed for war. These were in the service of the king. Yung king na binabanggit, si David. So yung lahi nito ni Benjamin, sila ay talagang naging matapat sa hari na naglilingkod kay Yahweh. Kaya ito yung kanilang lahi na preserve, na panatili. Andyan yung mga pangalan nung lahi ni Benjamin, no? Men of valor, mga matatapang din at maayos ang kalagayan sa kanilang buhay, 928. And then sabi, Joel the son of Zikri was their overseer and Judah the son of Hasenua was second over the city. So papansin natin dito, meron silang tinutukoy o kinikilala na mga pinuno. Kaya nga po, huwag nating baliwalain yung pamunuan. Kasi ang pamunuan po, iyan po ay sistema ng Diyos. No? Kasi mayroong mga teaching na kumakalat, oh, dapat sa church wala nang pastor, lahat brother na at sister. No, hindi po pwedeng ganun eh. Meron po talagang hierarchy, meron talagang pamunuan. At ganyan magsaayos ang Diyos and even sa church. Sa family nga po eh.
Payag ka ba na ikaw yung tatay ang tuwing sa'yo? Parang kapatid ka lang? Na yung mga anak mo, inaapak-apakan ka, ayaw sumunod sa'yo. Nanay ka at wala silang pagsunod sa'yo. Wala kang authority. Payag ka ba ng ganon? Hindi pwedeng ganon. Magiging disorder. Magkakaroon ng disorder sa loob ng bahay. Hindi magiging maayos ang tahanan. Oo, kung magulang ka, pwedeng nakikipagkaibigan ka, pero may limitasyon. Meron kang authority na dapat i-assert para maging maayos. Kasi ikaw ang mananagot sa Diyos. Pag yung mga tao na yan na pinamamahalaan mo, napabayaan. So dito ang Juda, meron silang overseer. Ngayon tignan natin yung house of God. Ano ang ginawa nila sa templo? Sino ang mga tumao dito? So ito yung namamahala, no? Yung priest. Tandaan natin, ang priest, meron silang pamumuhay na dapat sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabing ganon, drink no wine, sabi sa Leviticus 10, verse 9 to 11. Sabi sa mga priest, drink no wine or strong drink. You or your sons with you when you go into the tent of meeting, lest you die. So pwede pala silang mamatay. No, pagka sila'y nag-serve sa temple, nalasing. No, pwede nilang ikamatay yun. Papatayin sila ng Diyos. It shall be as statutes forever throughout your generations. Kaya po, bawal ang pari na naglalasing. No. You are to distinguish between the holy and the common, and between the unclean and the clean. And you are to teach the people of Israel all the statutes that the Lord has spoken to them by Moses. So ang priest, isipin niyo na lang 'yon, paglasinggero yung priest. Paano siya magpapayo? No? Paano siya magtuturo sa mga tao? At dito makikita natin yung pangalan ng mga priest, no, yung lahi ng mga priest na nananatili nung mga panahon na 'yon. So andyan si Ahitub, ruler of the house of God, and their brothers who did the work of the house. And Adaya, the son of Jeroham, son of Pelaliah, son of Amzi, son of Sekariah, sons of Pashur. And then, sabi pang ganon, son of Malhijah, no, etc. So andyan yung mga heads of the father's house. At sabi pang ganun, may mga tao na tinatawag na mighty man of valor, 128. At ang overseer nila, again, meron talagang namumuno eh, si Sabdiel, the son of Hagedolim. No, meron talaga silang hierarchy of structure na mapapansin natin. Sa panahon ba natin, meron pang priest? Sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 13, sabing ganon, and by that will he have been sacrificed through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isa pong trabaho ng priest, mag-offer. No? Pero dito makikita natin, si Jesus, tumayo siya na priest. At si Jesus nag-alay din. Pero ang inalay ni Jesus, yung katawan niya. Once for all. At sabi pa sa verse 11, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. So yung priest sa Levitical priesthood, sa lumang tipan, sabing ganon, daily nag-o-offer siya. Pero sabing ganon, yung ino-offer pala niyang mga alay, hindi nakapag-aalis ng kasalanan. No, pansin po ninyo, hanggang ngayon may mga taong ganyan ang iniisip, mag-aalay ka sa Diyos. Pero anumang alay mo sa Diyos, magkano na ba kilo ng baboy ngayon? No? Ialay mo man yan sa Diyos. O kambing, o dito inaalay nila mga tupa. Hindi nakapag-aalis pala ng kasalanan yun. Ganon po ang lumang tipan.
Pero sabi nga sa verse 12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Makikita natin dito, si Jesus, isang beses lang nag-alay. Pero ang naapektuhan, lahat ng uri ng kasalanan ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Grabe, no? Kaya nga po, ang mananampalataya, tandaan natin, pinatawad na tayo sa kasalanan. Yung ginawa mong kasalanan in the past, and then yung nagagawa mong kasalanan ngayon, at yung magagawa mong kasalanan sa future, tandaan nyo po, bayad na yan. At anong pinambayad? Yung buhay ni Jesus. Ganun po ang ginawa ni Jesus. Siya ang naging please. Kaya nga po, ang tanong, meron pa ba tayong please ngayon? Meron pa. Sino yon? Si Jesus. So ako po, pastor, hindi ako please. No. Yung iba po kasi dati, nung bago lang ako dito sa San Pablo, may nagmamano pa sa akin eh. No? Baka nga naghahanap pa ng sing-sing eh. Kikis din ata. Hindi na po ganun ang structure natin. Sa Christianity, ang please natin, sino? Si Jesus. Kasi inialay niya yung sarili niya. But at the same time, sabi sa talatang ito, siya'y nakaupo at the right hand of God. Ano ibig sabihin? Nakumpleto niya na yung dapat gawin. Waiting from that time until his enemy should be made a footstool for his feet. So makikita natin dito na yung trabaho ng please, nakumpleto na ni Jesus nung inalay niya ang kanyang sarili. Kaya nga po, kung pag-uusapan yung pleasehood, si Jesus lang yon. Pero tandaan din natin, Revelation chapter 1 verses 5 to 6, tignan niyo po dito, si Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. Take note, ha? Ganyan yung authority ni Jesus. To Him who loves us and has freed us from the sins by His blood and made us a kingdom, priest to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Dito po, makikita natin yung isang katotohanan. Si Jesus ang please, pero yung function ng pleasehood na pangangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo sa mga tao ng katotohanan, ito po ay nagpapatuloy. Pero sino nang nangangaral na ginagamit ni Lord ngayon? Sinong spokesperson? Christian. No, hindi pupunta si Jesus na parang ghost. Wala na pong ganon. Hindi po ganon ang sistema ni Lord. Ang paraan po ni Lord para makarinig at matuto sa salita ng Diyos yung mga tao, gumagamit siya ng mga mananampalataya. Kaya dito ang sabi, tayo ay pumasok sa kaharian at ginawa tayong please to His God and Father. So yung function ng pangangaral, pagpapalaganap ng mabuting balita, tayo po, bawat isa sa atin, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Meron tayong privilege na gamitin ni Lord ng spokesperson. And then, nandito yung Levites. Sa Numbers chapter 8, 17 to 18, ito, na-discuss na natin last time. Anong role ng Levites? Tandaan natin, itong mga Levites, sila ang mga naging kapalit ng mga panganay na anak. So, imbis na yung mga panganay na anak ang maglingkod sa templo, ang ginawa ni Lord, yung mga Levites na lang. Yung lahi na lang ni Levi ang ginawa niyang naglilingkod sa templo. And then, ano yung trabaho ng mga ng Levitical priesthood? Deuteronomy 18 verse 1, wala silang natanggap na inheritance, pero yung lahat ng pakinabang sa loob ng templo, silang nakikinabang. 2 Chronicles 29 verse 25, kita natin dito na yung Levites nasa house of God at sila yung mga musicians and even singers
And then sa 2 Chronicles 34 verse 13, makikita natin na hindi lang yun ang trabaho nila. They have been assigned as scribes, officials, and gatekeepers. At sa 1 Chronicles chapter 6 verse 48, makikita natin ang mga Levites, sila talaga yung tumatao dun sa templo, sa simbahan. No, kaya mahalaga ang role ng mga Levites at narito no yung mga pangalan nila. So meron ding chief of Levites na nabanggit. Dito katangi-tangi itong son of Asaph who was the leader of the praise who gave thanks. Sino ba si Asaph? Kilala niyo po ba si Asaph? Sa 1 Chronicles chapter 16 verses 4 to 5, makikita natin si King David, then he appointed some of the Levites as ministers before the ark of the Lord to invoke, to thank, and to praise the Lord, the God of Israel. So merong mga ministers dun sa temple. At sabing ganon, sa verse 5, Asaph was the chief. So si Asaph pala, siya ang pinuno ng mga taong nagli-lead sa worship dun sa templo. Sa 2 Chronicles chapter 29 verse 30, sabi pang ganon, the king and the leaders of the nation told the Levites to sing to the Lord the songs of praise that were written by David and by Asaph the prophet. So si Asaph, inilinya sa category ni King David in terms ng worship. At dito makikita natin na si Asaph ay composer ng mga worship song. At hindi lang siya basta composer, kundi maayos ang relasyon niya kay Lord, kaya siya ay nagpa-prophesy. No? Sa mga kinocompose niya, talagang andun yung pagsama ng Panginoon. Kaya naman makikita natin no, sa ilang talata sa Book of Psalms, si Asaph ang gumawa. No? Psalms 50, Psalm 73, Psalm of Asaph, Psalm 76, Psalm of Asaph, no? And then Psalms 80, no? At marami pa po, hindi ko na nilista rito. Si Asaph ang ginamit para mag-compose ng awitin na nagpapaalala sa ginawa ng Diyos kung sino ang Diyos. At makikita natin, no? Bahagi ng scripture ng Holy Bible ang naisulat ni Asaph. So ang pag-awit sa Panginoon, tandaan natin, hindi nawawalan niya ng kabuluhan. Mahalaga yan sa pagsamba ng mga tao ng Diyos. At dito si Asaph ay itinangi. At makikita rin natin dito si Bakbukiya, the second among his brothers, and Abda. No? And yan pa yung mga kasama ni Asaph na nagwo-worship sa Panginoon. No, mga nag-aasi sa kanya. At sa nila ginagawa yan? Sa holy city. Dito sa temple, mayroong nagbabantay din sa pintuan ng vicinity ng temple. Sila yung gatekeepers. At andyan yung mga pangalan nila. Sa 1 Chronicles chapter 9 verse 22 to 24, makikita natin, and all these who were chosen as gatekeepers at the thresholds, David and Samuel, the seer, established them in their office of trust. So can you imagine, mga security guard, they are properly distinguished and appointed ng king. Si David ay king, si Samuel ay prophet, at sila yung nag-appoint sa lahi ng mga gatekeepers na to. So they and their sons were in charge of the gates of the house of the Lord as guards. The gatekeepers were on the four sides, east, west, north, and south. Binabantayan nila yung templo. Kaya nga po sa Panginoon, alam niyo, walang maliit na gawain. Lahat mahalaga. Maski po yung naglilinis ka ng silya, nag-aalis ka ng agiw. Ako po dyan nagsimula eh. Kaya nga po ang paglilingkod sa Lord hindi kailangan niya ng ano eh may extraordinary talent ka eh.
kung merong pangangailangan sa iglesia at alam mong makakatulong ka, pwede ka gamitin ni Lord. Amen? Pag may mga occasions tayo, natutuwa ako dito sa mga nanay. Eh, no? Sipag magluto, eh, kaya busog kami. No? Yung mga kabataan, ba, umaakyat ng bubong. No? Dati, ang daming tulo dito. Ngayon, isa na lang. kasi, mayroong gawain eh. Amen? Yung lugar ng San Gabriel, dito sa P. Alcantara, sa Nagcarlan. Sino kumikilos? Alam niyo po, marami tayong kabataan ngayon who are getting involved. And time will come. Baka isa ka na sa mga naglilingkod kay Lord. Amen? Huwag po natin hayaang tagaupo lang tayo. Let us serve the Lord. So dito makikita natin, and the rest of Israel and of the priests and the Levites were in all the towns of Judah, everyone in his inheritance. Meron talaga silang blessing kay Lord. But the temple servants lived on Ophel, and Ziha and Gishpa were over the temple servants. Ito pong mga temple servants sa panahon ni Ezra. Chapter 8, verse 20. In addition, there were mga temple workers at ang trabaho nila to assist the Levites. No? Yun ang appointment nila. Sa Joshua chapter 9, verse 27, ano trabaho ng mga to? But Joshua made them that day cutters of wood and drawers of wattle. No? Tagalagari. Tagapanakol ng puno. Tagaigib ng tubig. At ginagawa nila yon for the congregation and for the altar of the Lord to this day. No, anong panahon ni Joshua? Grabe, yan ang trabaho nila eh. Ang Panginoon po, isa sa pagpapakilala niya sa sarili niya. Dito sa Matthew chapter 20, verse 26 to 28. Ganito siya nakilala eh. Sabi ni Jesus na na-record ni Matthew, whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave. Even the Son of Man came not to be served but to serve. Paano naglingkod si Jesus? And to give his life as a ransom for many. Even si Jesus eh, tinatawag siyang Lord, tinatawag siyang Master, pero anong ginagawa niya? Servanthood. He is serving his Father, even to the point na yung mga tao nami-misunderstand siya. Ganon si Jesus. Kaya nga sa Matthew 25 verse 21, sabing ganon, his Master said to him, eto na yung papasok sa langit, well done, good and faithful, pastor, hindi. Good and faithful singer? Hindi. Good and faithful servant. Tandaan natin, lahat ng papasok sa langit, servant. Amen? Kaya pagka ang ugali mo, mukha kang bossing, at pagka pumasok ka sa church, gusto mo ikaw lang yung utos ng utos, at pag inuutusan ka, minamaliit mo yung sarili. Ako, nauutusan ako palagi. Alam niyo po, ang pumapasok sa langit na binibigyan ng reward ng Panginoon, mayroong servant attitude. Amen? So ganito po yung mga tao. So the overseers of the Levites, andyan si Uzi. Ito po, di po ba yung sons of Asaph, the singers over the work of the house of God. Gano'ng kahalaga ang awitin ng mga panahon na yon? Maybe nung time na yon, daily, sa templo nila, pag nag-aalay sila, may mga kumakanta. Hindi pa naman uso noon yung mga recorded na kantahan. No? Kaya actual yan, nakanta sila ng kanta. Pati nga po nagtitinda ngayon, recorded na eh. No, 20 pesos lang po lahat po ng items, pumasok kayo dito. Naka-record na eh, maski dun sa jeep eh.
ito po, biyahe ng ganito. Record. Ito, walang naka-record na, na player, kundi talagang actual na umaawit sila. Gano'ng kahalaga yung awit nila? 1 Chronicles 25 verse 1, tignan nyo po. David and the chiefs of the service also set apart for the service the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun who prophesied with lyres, with harps, and with cymbals. Take note, paano sila nagmi-minister sa temple? Gumagamit sila ng instrument and yet they prophesy. Ano ibig sabihin na nagpa-prophesy? Yung awit nila ang content, salita ng Diyos. Kaya po yung mga tumatayo dito, pag nagpapakanta, ini-evaluate ko eh. Meron bang salita ng Diyos dun sa ipinapakanta niya? Pinapaalala ba yung pinananampalatayanan natin? Pagka ba umaawit siya na aalala natin yung ginawa ng Panginoon? Pinapakilala ba kung sino ang Diyos natin dun sa mga awitin? Yun po yung prophetic singing. Amen? Hindi katulad nung kanta ng mga bigo, sawi, at walang magawa sa buhay. Ano, minsan gustong-gusto mong makinig, padya ka pa ng padya, eh, pero magpapakamatay na pala yung mensaheng daladala. Ano, pinukpok yung puso, minaltilyo. Sensya na kayo, yan lang alam kong kanta eh. May mga ganyang kanta, sana dalawa ang puso ko, mga ganon. Ikaw na sana. May mga ganon, nagsesenti. Pero alam niyo po, yung awitin na para sa Panginoon, matindi. Tingnan niyo po, 1 Samuel chapter 16 verse 23, ito po yung isang scenario. And whenever the harmful spirit from God was upon Saul, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the harmful spirit departed from him. So dito si Haring Saul, pinahintulutan ng Diyos yung masamang espiritu na umali-aligid sa kanya, nagbibigay ng takot, stress, depression. Pero ang ginawa ni David, tumutugtog siya. And maybe yung pagtugtog dito hindi lang instrument kundi may mga awit siya sa, alam naman natin no, sa Book of Psalms ang daming awit na kinompose ni David tungkol sa Panginoon. Ano nangyayari pagka tumutugtog si David? Yung masamang espiritu umaalis. Kapatid, ganyang ka-powerful ang awit para sa Panginoon. Minsan kasi binabaliwala natin eh. Meron pa nga pong definition. Song is the language of our soul. Kung ano yung song na pinakikinggan mo, yun ang nagiging personalidad mo. Kaya pagka mahilig ka sa rock and roll, no? Ganun ka din eh. Nagra-rock ka rin eh. Di ba ba? Pagka mahilig ka sa mga mellow touch, no? Mga kanta ng mga taong nagmamahal at hindi minahal, nakita mo yung itsura, mukhang ano, palagi may problema at naghahanap ng magmamahal at mamahalin. Kasi yun ang palagi mo pinakikinggan eh. Dinadala yung kalooban mo nung awit na pinakikinggan mo. Kaya mag-ingat ka sa mga pinakikinggan mo. Mayroong mind, ano yan, mind controlling na ginagawa. Kasi yung kaluluwa mo na-absorb yung mga inaawit na pinakikinggan mo. Kung gusto mong lumakas ang pananampalataya mo, makinig ka ng mga awitin para sa Panginoon. Maski nalulungkot ka, nade-depress ka, pag naalala mo kung sino ang Diyos mo, naalala mo kung ano yung ginagawa ng Diyos mo, alam mo, sisigla ka eh. Ganon ka-importante yung pag-awit. Kaya nga po dito, makikita nyo, etong mga umaawit na to, nagkaroon ng provision. For there was a command from the king concerning them and a fixed provision for the singers as every day required.
Grabe, no? Yung king. Maybe ang tinutukoy dito si si Altaxerxes. No, binigyan sila ng daily provision itong mga awit na to. Grabe yung provision, ano? Sa panahon natin ngayon, kung sa Israel ang center ng worship ay yung temple at kailangan may umaawit, no, worship. Sa New Testament, ang sentro ng gawain ng Diyos ay pangangaral ng salita niya. Kaya dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18, give double honor to spiritual leaders who handle their duties well. This is especially true if they work hard at teaching the word of God. After all, scripture says, never muzzle an ox when it is threshing grain, and the worker deserves his pay. So yung mga naglilingkod sa Panginoon, kung meron silang pangangailangan para lalo silang gamitin ng Panginoon, yung pangangailangan nila dapat pinoprovide. At sabi nga dito, double honor. Kung sa panahon ng mga Israelita sa templo, yung mga singers, nag-provide ang king ng kanyang budget para hindi magutom itong mga singers, sa New Testament, ganun din. Yung mga taong ginagamit ni Lord upang mangaral ng kanyang salita, huwag din natin pababayaan. So, eto pa, no? Meron daw pong tao na naka-assign na nasa tabi ng hari para tingnan ang kalagayan ng mga Israelita. And Petahia, the son of Meshezabel, no, was at the king's side. No, siya daw po yun. Ngayon, tingnan natin, ito yung last point, no, the province of Judah. Sabi pong ganon, and as for the villages with their fields, so ito, labas na ng yung city ng Jerusalem, sa labas naman, no, yung province ng Judea, ano ang nangyari? So makikita natin dito, una, yung people of Judah. No, distributed yung mga lugar kung saan yung mga lahi ni Huda ay magkakasama. So, kung titingnan po natin sa mapa, no, andyan po yung Judea. At ang pinaka-main city nila, itong Jerusalem. Sa Jerusalem, nandyan yung templo. At dito po, mapapansin natin, dun sa grupo ng mga taga-Huda, ito po yung mga bayan, no? Kiryat Arba, no? Samoa, etc. No? Yan po. So yan po yung lugar kung saan ipinagkatiwala sa mga lahi ni Huda. No? Yan po yung mababasa natin dyan sa mga talata. And then, sa isang bahagi, yung Geba, no? Yung lugar ng Bethel, yan pong mga lugar na yan, and as far as Ono and Lod, no, makikita natin Nebat, Hadid, yan pong lugar na yan, lugar kung saan yung lahi ni Benjamin diyan naman po inilagay. So makikita po natin dito na ganyan ang pagpapakalat nila, no, yung lahi nila. So they encamp from Beersheba to the valley of Hinnom. Yan po yung mga Judaizers. Our God is a God of order, kaya po makikita natin dito yung people of Benjamin. Andyan po yung mga pangalan nila, no? Sa Lod and Ono, the valley of craftsmen. Ito po, sa verse 36, the certain division of the Levites in Judah were assigned to Benjamin. So ito pong Benjaminites, kasi po medyo napakalayo na yung region nitong Lod and Ono. Baka hindi na sila makapunta sa templo. Ang ginawa po ng sistema nila, mayroong mga Levites na pumupunta doon.
Kasi dumating po yung time sa 2 Chronicles chapter 13 verse 9. Kita po natin dito, mayroong mga lahi, they drive out the priests of the Lord, the sons of Aaron and the Levites. No, tinakwil nila itong mga tauhan ng Diyos sa templo. And made priests for yourselves like the peoples of other lands. So gumawa sila ng kanilang sariling mga pari. Whoever comes for ordination with a young bull or 7 rams becomes a priest of what are no gods. So ang nangyari pala, dahil wala ng gabay, wala ng spiritual guidance itong mga taong ito, ang ginawa nila, gumawa sila ng spiritual guide nila. At dahil yung spiritual guide nila, hindi naman sinugo ni Lord, ibang Diyos ang sinasamba nila. Kaya nga po mag-ingat ka, sino ba yung spiritual guide mo? Baka hindi sinugo ni Lord at maligaw ka ng landas. Delikado po ang maligaw tayo ng landas. Bakit? Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ilan po ang Diyos? For there is one God and there is one mediator between God and man and men. Sino po 'yon? The man Christ Jesus. So, kapag marami kang Diyos, marami kang tagapamagitan. Pero tandaan natin, hindi marami ang Diyos, isa lang ang Diyos. Kaya po kung gusto mong pumunta sa totoong Diyos, isa lang din ang tagapamagitan. At ipinakilala ng Bible, sino yon? Si Jesus Christ. So kung hindi ka lalapit kay Jesus, ano mangyayari? Sabi sa John 14:6, ito yung sabi ni Jesus. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So ibig sabihin nito? Pag ibang Diyos ang kinilala mo habang nasa lupa ka, dahil ayaw mo lumapit kay Jesus, hindi ka makakapasok kung nasaan yung totoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sino ba yung totoong Diyos? Ito po yung pinapakilala ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kung alam mo na yung totoo ngayon, ano pang ginagawa mo? So ganito po yung naging takbo ng bayan ng Israel. Hindi nila pinabayaan yung kanilang mga kalahi. Meron silang mga Levites na pinapadala upang gabayan ang mga taong ito at hindi sila maligaw ng landas. And even tayo po sa panahon natin ngayon, may mga taong sinusugo ang Diyos para gabayan tayo at huwag tayo maligaw ng landas. Even ako po, meron akong mentor na tinatawag. Mayroong nag-aalaga din po sa akin. No, may mga kapwa ko, pastor, na gumagabay din sa akin. Kasi wala pong taong nabubuhay mag-isa. At ang faith natin, dinisenyo ng Diyos na meron tayong mga kasama. Kaya nga po, body of Christ ang church. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Hindi pwedeng lumalayo ka sa mga kapatid mo. Kaya nga po, kung nandito ka sa church ngayon at ayaw mo makipagrelasyon, time will come, mapapahama ka. Baka maligaw ka ng landas. Kasi dinisenyo ng Diyos ang faith natin na meron tayong kasama sa paglalakbay hanggang kunin tayo ni Lord. Amen? So in summary, tandaan po natin itong Jerusalem. At Jerusalem, merong relocation, deployment of people. God's providence to mingle with, no, yung to mingle with, no, kumilos ang Diyos para makasama mo yung dapat nakasama mo. Naintindihan niyo po? Naniniwala ka ba na yung kasama natin dito, si Lord ang nagbigay sa'yo? Hindi sila aksidente. Yun po ang ibig sabihin ng providence.
kontrolado ng Diyos yung takbo ng pangyayari sa buhay natin. Hindi aksidente na magkakasama tayo. So ganun din, no? Yung relocations. And then sa house of God, reorganization, division of labor, God's placement in ministry. Yung talento na meron ka, yung kakayanan na meron ka, binigayan ni Lord sa'yo. Maybe unbeliever ka pa lang, meron ka ng ganyan talento. Pero hindi aksidente yan. Nais kang gamitin ni Lord. Yung talent na yan, yung skill na yan, kung ipapagamit mo sa Panginoon, mas magkakaroon ng kapakinabangan yan. Hindi lang dito sa lupa, kundi maging sa kabilang buhay. Amen? Ano mang kakayanan na pinagamit mo kay Lord, ang pakinabang, maski pagdating natin doon sa kalangitan. Kaya nga sabi ni Lord, well done, my good and faithful servant. So huwag mo isiping may kakayanan ka para kumita lang ng pera. May purpose si Lord ba't binigayan sa'yo. Mahusay kang makisama, mahusay ka. And then the province of Judah, repopulation, distribution of lands, God's provision for mission. Ba't binigay ni Lord yung pangangailangan nila? Kasi sila yung nais gamitin ng Diyos upang ipalaganap yung mabuting balita. Yun po ang purpose nun. Anong meron ka ngayon na pwede mong gamitin para ikaw ay maging kapakipakinabang sa kaharian? Kaya nga po yung application sa lugar ng Jerusalem, kita natin yung God's providence. Recognize how God works in every circumstances for a purpose. May dahilan ng Diyos. Bakit nangyayari sa iyo yan? O bakit meron ka niyan? Bakit may kakayanan kang ganyan? For a purpose. Sa house of God, anong makikita natin doon? God's placement. Recognize how God works in using His people for ministry. Gusto ka gamitin ni Lord eh. Sa providence, the province of Judah, God's provisions. Recognize how God works in scattering His people for mission. Habang nandito tayo sa lupa at hindi pa tayo kinukuha ni Lord, kung saan ka man mapunta, may pinagagawa si Lord sa iyo doon. Maybe yung lugar na yan, walang ibang aabot kundi ikaw. Walang ibang aabot at magpapakilala tungkol kay Lord kundi ikaw. Kaya ka nandyan. May mission ka. Kaya nga po, as a challenge, do you believe that you are at the right church to serve God? How will you take part in God's work? Niniwala ka ba? Ito yung church kung saan tinawag ka ni Lord. Dito ka dinadala ng Panginoon. Ayun, paano ka makikibahagi? Sa house of God, do you believe that God has given you abilities to serve Him? How will you serve Him? And lastly, in view of providence, or in view of the province of Judah, do you believe that God has given you what you need to be with Him forever? Lahat ng kailangan natin upang pumasok tayo sa langit, nandiyan eh. How are you planning to live your life? Kapatid, sigurado ang buhay na walang hanggan. Kasi si Jesus, hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya ulit. Kaya lahat ng sumampalataya sa Kanya, tiyak, meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen? Kasinungalingan ba yon? Yung pinangako ni Lord? Hindi. Ipinakita niya yon. Nakita yun ng mga tao. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Kaya ikaw at ako na sumasampalataya sa Kanya,
tiyak ang buhay na walang hanggan. Ang tanong lang, paano ka mamubuhay ngayon? Yung buhay natin dito sa lupa, pansamantala. Time will come, uuwi tayo. Babawiin ng Diyos yung buhay na meron tayo ngayon. Pero bago dumating yung time na yon, gaano ka kahanda? So the people of the Holy Land, hindi pinabayaan ng Diyos. Merong repopulation sa Jerusalem and Judah. At lahat ng mga taong ito, they were valiant men. Kasi sinamahan sila ng Panginoon. Nawa itong church, kung saan magkakasama tayo ngayon, let us recognize, narito ang presensya ng Panginoon. At yung Espiritu niya, malayang kumikilos as we worship and serve Him. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Ano sinasabi ni Lord sa iyo ngayon? Sige po, just bow down your head, close your eyes, and then tanungin niyo si Lord, Lord, ano po yung gusto mong ipaalala sa akin ngayon? May mali ba akong nagagawa na dapat ayusin? Sige po, tanungin niyo si Lord. Alam ko, naririnig naman po kayo ng Panginoon. O kaya naman, may itinuro si Lord sa iyo ngayon. Tinuturoan ka ni Lord kung paano mo haharapin yung sitwasyon mo ngayon. Maybe pinalalakas ni Lord yung loob mo. May pinagdadaanan ka ngayon. Kapatid, buhay ang Diyos natin. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Ano man po yung mga sitwasyon natin ngayon, huwag mo isipin na hindi alam ni Lord yan. Ano man po yung sitwasyon natin ngayon, tandaan po natin, hindi lang may magagawa ang Diyos, kundi pag gumawa siya, kaya niyang kompletohin ano man yung kalagayan natin ngayon upang isagawa yung plano at layunin niya. Thank you, Lord. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon. Yeah.
Batid namin sa kabila ng bagyo, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay namin. Hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pababayaan. Kayo po na nagpasimula ng mabuting gawa
dito sa iglesyang ito. Alam namin itong church na pinagkatiwala mo sa amin ngayon. Hindi namin plinano ito. Pero ito ay plano mo. Ang bawat isa na nakakasama namin sa lugar na ito, ikaw ang nagdala sa kanila. Kaya kasama namin sila ngayon. At anumang meron kami ngayon, anumang tinatangkilik namin ngayon, batid namin na ito ay kaloob mo sa amin. Panginoon, tulungan mo po kami na maging mabuti kaming katiwala. Tulungan mo po kami na isaayos ang lahat ng mga ginagawa namin upang ang mga tao na makakasaksi sa mga ginagawa namin, they will recognize na ikaw ang sumasama sa amin. Let your love overflows in our lives. And let us be a channel of proclaiming the gospel. Alam namin, maraming mga tao hindi ka pa nila kilala. At may mga tao tinatanggihan ka dahil hindi ka nila kilala. At may mga tao ang akala nila sa pananampalatayang meron kami, ang akala nila kaparehas lang ito ng mga relihiyon na ginawa ng tao. Ngunit Panginoon, alam namin, nagpapakilala ka sa amin. At itong pananampalatayang natagpuan namin, ikaw po ang nagbukas ng aming mga mata upang kami makalapit sa iyo. Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan. At nawa kami bilang isang iglesia, gamitin mo kami upang humayo at ipakilala ka sa napakaraming tao, lalo na sa panahon namin ngayon. Patatagin niyo ang inyong mga tao, Panginoon. Itong iyong church, nawa ang bawat isa na dumadalo ay maging matibay sa pananampalataya upang panindigan ang mga katotohanan patungkol sa iyo. Ang iyong aral na aming natututunan, ito po ang aming lakaran. Ang iyong mga pangako na iyong ibinigay sa amin, ito po ang aming asahan. Dahil lahat ng pangako mo, alam namin, gagawin mo. Panginoon, ikaw ang kalakasan namin. Ikaw ang aming pastol. Nawa, kami ay matutong magpahinga sa iyo. At sa kalakasang pinagkakaloob mo sa amin, gamitin mo po kami. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God. To our God who is amongst us, even right now, even to those brethren na nasa Zoom, God is not limited by distance nor by time. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God be upon you. May His love, may His peace, may the presence of His Spirit that sanctifies be upon each and every one of you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ.
Ano po yung slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Meron po ba kayong kakilala na gusto nyong mabago ang buhay? Ano po yung paninindigan natin? Sharing Christ, changing lives. Gusto mo bang mabago yung buhay ng anak mo? Anong dapat gawin? Sharing Christ, changing lives. Gusto mo bang mabago yung community mo, yung barangay nyo, yung opisina nyo, yung kaklase mo? Anong dapat gawin? Sharing Christ, changing lives. Amen? A round of applause para sa Panginoon. A blessed day to each and every one of you. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.